sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman, patuloy na sambit sa inyong harapan. Kaya't kung patuloy itong nanamnamin, mararamdaman niyong Diyos na sa inyo'y bumuhay, hindi kailanman namamatay. Ayokong umiti. Masakit. Welcome. Iba't iba ang pinagdaraanan ng tao, iba't iba ang mga pagsubok at pagdadalisay. Yung mahihina, matitibag. Yung matatatag, magtatagumpay. Ano po? Gusto niyo po bang matibag? Gusto niyo magtagumpay? Kanino kakapit? Kanino mangungunyapit? Kanino hindi mawawalay? Purihin ang Ama. Buhay nga po bang Diyos? Nakakatuwa po. Sapagkat kung wala ka sa Panginoon, opo, sinasabi na sa Panginoon tayo. Ano po? Ba't kaya ka sinasabi nila yung kung wala ka sa Panginoon? Bakit po gayon ang salita? Sapagkat noong unang panahon, 12 years ago, dahil magtatlo na po, no? Paladasal ka naman, nagsisimba ka naman, nananalangin ka po. Yung rosaryo, walang patid, ano? Sa gabi, pero wala yung pandamang naramdaman noon. Ay kaiba ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sinasabi yung kung wala ka sa Panginoon, hindi mo sadya makakaya at di mo kakayanin. Kaya nga po, napakasarap sa feeling ng Espiritong Banal. Buhay nga po ba ang Diyos? Bagamat di niya naintindihan, clap your hands. Oh, napakasarap na buhay, ano? Napakasarap na buhay, you're smiling. Sabagay, yung hapong ginamot sa Japan, eh, hindi man lang niha-niho, pero nagkaintindihan kami. Buhay po bang Diyos? At sabi nga po ni kapatid na Peli, maraming salamat. Siya ngayon ang nagbibigay ng mga address dito. Ay, siguro po eh, kaapo, yung mga binibigyan niyang address, baka may nagpupunta na po dyan. Ewan ko lang ka, ako hindi ko makakilala sila. So, bahala na kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano? Yun po yung sinasabing pandama. Pandama. Kung may pandama kayo sa bawat isa, hindi man kayo nag-uusap, masaya kayo. Ano po? Hindi man kayo nagkakaintindihan sa inyong mga salita, subalit sa gawa, nagkakaintindihan kayo. Tama po ba? Totoo po yan. Sapagkat halimbawa, oh, pumasok na katulong yung Bicolana. Ang pinasukan ay Kapampangan. Hindi sila nagkakaintindihan, nag-uusap silang dalawa, hindi magkaintindihan. Pero kapag tinuro yung pagagawa at sinunod, natuwa yung Kapampangan, yung Bicolana, masaya na rin. Ano po? Ganun lamang po ang mahalagay, may pandama kayo sa Panginoon. Nararamdaman nyo kung paano kumilos siya sa buhay nyo. Sapagkat, ang wika nga po, ibang salita niya, subalit na ibabahagi niya sa lahat ng madla yung mga salitang nararapat kung saan ang mga salitang tao ay binahagi rin sa lupa. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ano ang masayang buhay? Ang magtiwala ka sa Diyos na buhay. Sapagkat pag nagtiwala ka sa Diyos na buhay, mararamdaman mo kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Totoo po ba yon? Dalawa na sila.
sang Germany, America. Okay. Okay. America. Kakatuwa yung papa natin ngayon, ano? Nawa, lahat po ay ganon. No? Mababa ang kalooban, makatotohanan, nawa lahat ay maging mababa ang kalooban. Ano po? Wala siya sa high standard of living na sinasabi. Talagang binababa niya. Wala siyang bulletproof. Ano? Wala. Wala siyang... Smile. Smile. May awit na gano'n ah. Sa't ngiti lang nagkakaintindihan na ang tao. Mga mahal, ikaw ba ay hinirang ng Ama? Sa pagkahirang niya ba sa'yo, pinabatid niya kung sino siya? Inalam mo ba kung papaano ang kanyang pagnanasa? Siya'y totoo. Nakipagtotoo ka ba? Siya'y tapat. Ikaw ba'y naging matapat? Siya'y ganap. Pinagsusumikapan mo bang maging ganap? Siya ang dakila. Tinutularan mo ba ang kanyang kadakilaan? Hindi mo matutularan ang kadakilaan niya, subalit ang kabutihan niya ay matutularan. Sapagkat walang dapat dadakilain maliban siya. Subalit, sa mabubuting gawa na patuloy mong binabahagi at tinutupad, maaring siya rin bilang iyong tunay na Ama at pinaka-Diyos ng lahat, malugod siya sa iyo. At ito ang minimithi ng mga naglilingkod na nakikipagtotoo. Ang malugod ang Ama, ang kalugdan sila, ang pakikipagtotohanan at katapatan ng bawat isa, siyang pinagsusumikapan, pinagsusumakitan sa kabila man ng pagdalisay, sa mga nararamdaman, sa sinusuong salaban, sa mga pinakikibakahan, hindi natinag, hindi natigatig ang pananalig. Lalong nag-alab ang pagmimithing siya'y paglingkuran. Lalong pinagsumikapang siya'y patuloy na madama. Siya'y minithing wag nang mawalay pa. Magalak at magpuri ang mga anak niyang sa ganito'y gumanap at nagmithing ito'y tupdin. Katotohanang katotohanan ang sa'kin tinuturan. Ang wika nga, ang lamig, iba't ibang dulot sa sanlibutan. May nakakabuti, may nakakasama. Ang init ay gayon din. Subalit hindi niloob ng Ama na kaya pinagkaloob ang gayon, ang init sa hindi nakakabuti, ang lamig sa hindi nakabuti, ay hindi mahal ang hindi nakabuti na nakadama sa init at lamig. Kundi, anuman ang pandamat na dama ng mga hindi tumanggap ng lamig at init, ang ibig lamang din niyang ituran. Kapag binaba niya sa lupa, pantay ang kanyang bahagi. Wala siyang tinatangi. Wala siyang pinipili. Lahat ay kanyang minamahal. Subalit, kung dapat kilalanin kung papaano mo makakaya
kung paano magiging mabuti sa iyo ang dulot niya. Pag sumikap ang kayanin na mabatid at matutunan. Kaya nga, kung sa init at lamig mayroon mang di napabuti, subalit kung ang pananalig at pagtanggap sa may napakabuti, ang lahat ay napapabuti niya, hindi man pagdakay kabutihan ang nakamtan. Sapagkat walang ang nagkasakit na hindi mapagagaling. Walang hindi magkakaroon ng pag-asa kung kinikilala'y Ama. Walang hindi mabubuhay sa pag-ibig niya kung tuwir ang nararamdaman sa damdamin numunukal. Halina kayo, mga minamahal ko, tigibin ang ligayang puso nyo. Namnamin nyo ang mga tinuturan ko. Dit man ninyo mawawa ang lahat ito, damhinin nyo ang pangungusap ko. Mararamdaman sa kaibuturan ng puso nyo ang kaaliwang ilalagak sa inyo. Sapagkat nga, sa ibabaw ng lupa, iba't iba nakakamit, iba't iba ang dinaranas, iba't iba ang sinusuong, iba't ibang pinakikibakahan, iba't ibang laban-laban, subalit iisa lamang marapat mapagtagumpayan ang hamon ng sanlibutan. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenehana. Buhay po ba ang Diyos? May pawis na nakakapanlambot. May pawis na nakakasigla ng katawan. May pawis na hindi makalabas. At may pawis namang todo ang paglabas. Sa makatwid, sa isang katawang nilalabasan ng pawis, iba't ibang nararamdaman. Gayun din, ang salitang pinaririnig ng Ama. Sa isang salita niyang kataga, iba't iba ang sapantahat akahaka ng madla. Hindi nagkakaparehas kapwa at di nagkakapantayang pandama. Kaya nga't mapapalad ang nakipagtotoo at tuwir ang tapat at marapat ang tinanggap. Doon sa may nakakuha siya ng ganap ng higit sa marapat. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Minsan may nagsasabi, ang si Apo Kunching ay makata, matalinghaga eka. Mga mahal, kung bilang tao at katauhan, walang matalinghagang salita at hindi makata. Sa pagbigkas ng salita, marami ang nagagawa. Mayroong patula, mayroong paawit. Subalit, ang talinghagang salita, hindi sa tao nagmumula. Sapagkat pawang katotohanan, Diyos Ama'y walang hanggan, talino'y walang kapantay. Subalit kailanman di nagmagaling kaninuman. Kundi ang ginawa ay ang katotohanan at ang tinupad ay pawang marapat lang. Sapagkat tapat kung magmahal. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenehan. Buhay po bang Diyos? Sa tono man ang awitin,
may kaaya-ayang pakinggan, mayroong hindi nakaka ganda sa pandinig. Ano po? Sa mga himig din, gayon din ang pakiramdam ng tao. Hindi parehas pantay-pantay. Sa mga kabataan, ano ang gusto ngayon? Mga rock. Sa mga matatanda, anong gusto? Kundi man. Tama po ba? Pag nagsama kaya ang kundiman at rock, magkakaintindihan yung parehas na nakikinig. Ganyan din po sa pananampalataya. Kung ang gusto mo, eh yung theology ninyo. At ang gusto ng isa, yung kanya ring theology. Magkakaintindihan ba kayo? Subalit, kung iisang espiritu kayo, magkakaunawan kayo. Hindi baga. Iba-iba ang version ng Biblia, iba't iba rin ang katuruan ng bawat mga relihiyon. Subalit, anuman ang katuruan, kung iisa kayo na panuntunan, magkakaunawaan pa rin kayo. Hindi baga, sapagkat hindi naman sa relihiyon ang kaligtasan, kundi sa matapat na pakikipagtotohanan at sa pakikipag-ugnayan nyo sa Diyos na buhay. Kaya't ito ang kailangan ng sinuman. Kaya mga mahal, mapapalad ang hindi nagsusuri kung ano ang relihiyon ng kapwa niya, kundi ang sinuri kung totoo siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pagdatal ng takda, hindi sinabi ng Kristo, ito maliligtas, sapagkat ito ang totoo. Hindi sinabi ng Ama, ito maliligtas, sapagkat ito ang totoo. Kundi ang sinabi, ang nakikipagtotoo sa akin ay mga anak ko. Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya sa dakong ito, ano ka man, sino ka man, maging sino ka man, anak ka rin ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang tapat na nananalig at nagtitiwalang ang Diyos, Ama'y buhay. Ang Kristo'y nabuhay. Ang Espiritu'y buhay. Tatamuhin ang buhay na Diyos na di man nasisilayan, subalit gumaganap kanino man. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang tuwirang sama ay kumilala at tumanggap ng marapat. Sapagkat nga, sa lahat ng sandali, mabuti siya sa lahat. Walang tinangi. Lahat ay may handog. Sa kanya'y may biyaya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat isa nakatuon sa pananampalataya ang gagawin nila kung sumusunod sa Ama. Nakatatanggap sila kung nararamdaman nila ang katotohanan niya. Subalit, gaano man karami mong sabihin, Panginoon ko at Diyos ko, kung hindi mo nakikilala ang salita at ginagawa mo ang salita niya, ibaliwala. Walang silbi ang pagtawag mong Panginoon kong Heso Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak at magpuri ang nakaayon, nakatuntun, nakadama, at nagsabuhay ng salitang banal ng Ama. Sa pamamagitan ng Anak na nailatlahala, nailadlad, nailahad sa lupa. Nekkaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos?
sinong naniniwala sa isang salita ay may ay gagaling siya. Itaas mo nga isang kamay mo. Oh, sige, pilitin mo. Itaas mo, bitawan nga ng isang kamay mo. O, oh, sige pa. Iunat mo. Sige. Sige. Pag pinagtibay mo yan, magaganap sa iyan. Sinong nagtitiwalang ang Diyos ay mahiwaga kailanpaman? Sapagkat kung hindi, walang maniniwalang magsasakripisyo ka, kalulugdan ka niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang tao, sa masarap ang gusto, sa maginhawang ginugusto, at sa ligaya ang pagnanasa. Tama baga? Subalit nang tumubos ng kasalanan ng Kristo, hindi nalinta ng dusat hilahil nito. Tama baga? Sa makatwid, kung tunay na kumikilala ang tao sa pananampalataya niya ay buhay ang Kristo, nakikihati siya sa hilahil at dusa. At pagkatapos ay ginhawa, ligaya, luwalhati, siya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo lahat, sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain, kayong ganap. May tanong po ba kayo? Kung magkagayon at naniniwala kayo sa banal na aklat at kayo nakikipagtotoo sa mga salita, maganap nawa sa inyo ang hiwagang nararapat. Mula kay Marcos. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya, may isang babaeng roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagpagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat damit niya. Kaya halaya na niya karaman na yan na hana. Oleya hana. No karama halaya na heya. Na karama leya hana. Na karama niya hana. Ne karamen ne ye na. Mga minamahal, magtanto ng tuwiran,
paano naganap ito? Kung pagninilahian nyo, paano nga nagaganap? Ang tao'y gumagaling na wala mang kahit isang gamot na sa kanya'y pinalagok. Tao, magnilay kayo, magbulay at magtanto. Kayong lahat na narito, pinasaksi kong mainam kung paano si Constancia ay nawalan ng tihi. Pinamalat ko pagdaka upang aking ipatupad. Sa kabila man ang lahat na siya'y aking ibinigay, sa inyo'y sa'king inilaga, sa inyo'y sa'king inagami, upang sa inyo ay magsambi ng ganang sakit kaloob. Mga salita kong pagninilayan, bulayin ng totoo at marahat. Tao na mahal ko, magnilay-nilay kayo, magtanto na lubusan. Mabot nyo aking tinuturan, walang malayang sinuman, ni di matanto aking gawa, kung patuloy namamasdan bilang katauhan. Alala umbaga, ano ang nasa ko? Ano ang layon ko? Bakit pinahintulot ko maging labi nito? Pagsugatin ni Satanas, maging kanyang kanang butas, na ilong na tinataglay bilang tao. Yan ang katotohanan na nasa kong sa inyo'y sambitin. Nagupo ka ba, tao, nang dinulot sa iyo? Bakit naganap ito sa iyo? Kilala mo baga ako at nakamtan mo na buhay? Sa buhay mo ay nagawang ako'y kilalanin at ako'y hinanap mo. Tuwiran kong binigay ang marapat o tao, kaya't kung mimitiin nanaisin yung tuwiran na gawing marapat ang lahat, kayo'y lubos makatatanggap. Tao, mahal ko kayo, nasa ko'y magliwanag lahat sa isip nyo. Marapat pagbulayan nyo na kayo ay tao, alabok pinagmulan. Maring tumubo ang sa inyo'y anuman, subalit kung kayo'y marapat na samahay, tapat na tumangga, kayo'y magagala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan, magliwanag kayong lubusan. Ang Diyos ay buhay, hindi namamatay kailanman, sinasabi ng tao. Subalit,
kung paano sinasabi, bakit ang daming takot ng mga nagsasabing ang Diyos ay buhay. Mga minamahal ko, katotohanan kong tuturan sa inyo. Kung tuwirang kayo'y nagtitiwala, takot ninyo'y mawawala. Yan pa lang. Sige. Yan. Sige. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po. Eh, ba't teka ako ilusgos niya yung kanya pasta? Hindi yung pawis. Tubig. Sige, tikman mo kung maalat. Mga mahal, ang pawis ay maalat. Ano po? At ang pawis ay nakakahilang, nakakapanghapdi ng mata. Tama po ba? Kaya, ang lahat ay may paraan kung saan idadaan ang ama. Subalit, hindi naman ibig sabihin na isambahin niyo si Kunching. Parangalan si Kunching at Diyosin niyo na si Kunching. Lahat ng dapat at marapat na pagsambay tinuturo sa ganap na nilalang. Kaya lamang, paano nga ba natutupad ang marapat at dapat? Sa mga nakikipagtotong ganap, natutupad ang dapat at marapat. Katulad mo, anak. Parang binulabog lang yung cancer sa... Merong nakakabuti sa mga kinekemo sa cancer. Kasi mayroong session yan, di ba? Tinatapos yung session na yon, merong hindi natatapos is cured na eka, ano? Subalit meron namang hindi na matuloy sapagkat di na pwede. Meron namang another eka, natapos yung succession, then another eka. Kung kaya pa ng bulsa at kaya pa ng katawan. Pero... meron eh kang sinasabing cancer survivor. Nakaligtas siya sa chemotherapy. Alam niyo po, dapat ang pasalamatan ay Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nagaganap na yun ay sa kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Ama. Na lahat po na yan ay mga instrumento.